Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babae sa Japan kung saan sinasabi nga ng ilan, hindi siya ganun kaganda at kaakit-akit pero nagawa niyang mang-akit ng mga iba't ibang mga lalaki at hinututan niya ito ng maraming pera. At pagkatapos ay isa-isa niya itong pinagpapatay. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Miyuki Ueta, 49 years old. Taong 1973 nang ipinanganak si Miyuki sa Japan. Maganda ang trabaho ng mga magulang ni Miyuki at hindi nila problema ang pera. Subalit kahit na ganon, hindi naging maayos ang pagpapalaki kay Miyuki. Lumaking pilyo ang babae at gusto niya lagi ng atensyon. May pagkakataon din na para nga mapansin ng iba, gumagawa ng kwento si Miyuki. Bata pa lamang siya, marami na siyang nagagawang kalokohan. Isang beses, pinasok ni Miyuki ang bahay ng kanyang mga kapitbahay kung saan ninakawan niya ang buong bahay. Bukod doon, bago umalis si Miyuki, sinira niya ang gamit at ginulupa ang buong bahay. At ang perang ninakaw niya ay ibinili niya ng magagandang damit at gamit. Madaldal din si Miyuki at gusto niya na lagi siyang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan o kaklase. Sa tuwing makakausap ni Miyuki ang kanyang mga kaklase, lagi niyang sinasabi na wala siyang tulog. Ito raw ay dahil pagod na pagod siyang basahin ang mga love letter na natatanggap niya mula sa iba't ibang mga lalaki. Pero walang naniniwala kay Miyuki at tinatawanan lang siya ng kanyang mga kaklase. Pero lagi pa rin ipinagmamayabang ni Miyuki na maraming nagkakagusto sa kanya. Minsan, nagsinungaling na din si Miyuki na may malala daw sakit ang kanyang mga magulang kahit na hindi ito totoo. Sinasabi niya din sa kanyang mga kaklase na siya ay may part-time job at ibinibigay niya ang pera sa kanyang mga magulang. Pero hindi rin ito totoo dahil hindi naman kapos sa pera ang pamilya ni Miyuki. Bukod doon, magaling din magmanipula si Miyuki para lang pag-usapan siya ng kanyang mga kaklase. Hindi kasi believe ang mga tao sa kanyang kwento dahil hindi naman daw kaakit-akit ang itsura ni Miyuki. Paniwala nga ng ilan, tila mahilig gumawa ng kwento si Miyuki para siya ay mapansin ng kanyang mga kaklase. Hindi din payat si Miyuki at madalas na mabuli dahil sa kanyang ngiti na nakalabas ang gilagid. Nang nagdalaga, nagtrabaho si Miyuki sa isang snack bar. Isang uri ng bar sa Japan na naghahain din ng pagkain, hindi lang ng alak at kadalasan ay may tema. Ang bar na pinagtatrabahuhan ni Miyuki ay kumukuha ng mga babae na hindi sexy o payat. Habang nagtatrabaho, pumasok sa isip ni Miyuki na akitin ang kanyang mga magiging customer. Kaya hindi nagtagal, naging karelasyon ni Miyuki ang iba't ibang mga lalaki. Katagalan, dalawang beses ikinasal si Miyuki at nagkaroon siya ng limang mga anak. Agad din namang nakipaghiwalay ang babae sa kanyang mga naging asawa. At ayaw naman ibigay ni Miyuki ang kustudiya ng mga batang ito sa mga tatay nila. Ito ay kahit na hindi naman niya kayang alagaan ang kanyang mga anak. Sa bahay ni Miyuki, napakagulo nito at hindi naglilinis ng bahay. Hindi din nabibigay ni Miyuki ang lahat ng pangangailangan ng lima niyang mga anak. At ang kanyang sahod ay ginagastos lamang niya para sa kanyang sarili. O di kaya naman ay ipinanglilibre niya sa kanyang mga katrabaho sa masarap na kainan. Pero kahit may anak na, nagtatrabaho pa din si Miyuki sa bar. Hindi din natigil ang kanyang pang-aakit sa mga customer ng bar kahit na siya ay isang nanay na. Kataka-taka kasing magaling si Miyuki sa pang-aakit ng mga lalaki. Marami sa mga lalaki na ito ay may asawa o hindi naman kaya ay may mga girlfriend. Isa sa mga nakarelasyon ni Miyuki ay tila nabaliw dahil daw sa galing ng babae sa kama. May nagsabi din na napakagaling magsalita ni Miyuki at maalaga ang babae. Kaya nga pinaniniwalaan na marami ang nahuhulog ang loob kay Miyuki. Bukod sa pakikipagrelasyon, hinuhututan din umano ni Miyuki ng pera ang bawat lalaki na kanyang nakikilala. Nagpapaawa umano si Miyuki sa mga lalaki para bigyan siya ng pera ng mga ito. Isa sa kanyang mga nakarelasyon ay kumukuha ng basura.
at nalubog ito sa utang dahil sa binigay niyang pera kay Miyuki na umabot ng 150,000 pesos. Meron namang isang negosyante ang nakapagbigay ng pera kay Miyuki ng 450,000 pesos nang nakarelasyon niya ang babae. Ayon nga sa negosyanteng ito, pinaramdam sa kanya ni Miyuki na mahalaga siya at gustong-gusto niya ang mga sulat na ipinapadala ng babae. Hindi nagtagal, nagdalang tao muli si Miyuki ng mga triplets. Kinausap ni Miyuki ang lalaking nakabuntis sa kanya para manghingi ng suporta. Nang hingi si Miyuki sa lalaki ng 300,000 pesos para sa kanyang magiging mga anak. Pero hindi pumayag ang lalaki dahil wala naman daw siyang ganun kalaking pera. Pero habang nagbubuntis naman si Miyuki, kaagapay niya ang kanyang boyfriend na nakabuntis sa kanya. Maingat si Miyuki sa kanyang pagdadalang tao, ngunit isang beses ay nakita siya ng kanyang boyfriend na umiinom ng alak. Nagulat ang lalaki at tinanong si Miyuki kung bakit siya umiinom ng alak. Dito na napagtanto ni Miyuki na siya ay nabuko. Dahil ang katotohanan, hindi talaga siya buntis at gawa-gawa niya lamang ang kwento. Kaya iniwan siya ng kanyang boyfriend dahil sa nadiscovering hindi talaga buntis ang babae. Kapag nakuha na ni Miyuki ang tiwala at pera ng isang lalaki, nagbabago na ang ugali ni Miyuki sa pakikitungo sa lalaki. Aawayin na ni Miyuki ang kanyang boyfriend at kapag pakiramdam niya ay wala na siyang makukuhang pera sa lalaki, katakatakang bigla na lang namamatay ang mga lalaki na ito. November 2, 2009, inaresto si Miyuki para sa panloloko sa isang babae at nakuhanan niya ito ng pera na ang halaga ay 487,000 pesos. Sa investigasyon, lumalabas na niloko ni Miyuki ang babae at sinabing ang anak niya ay may utang sa kanya. Pero ito pala ay kasinungalingan at nireport ng babaeng ito si Miyuki sa mga pulis. Sa pag-eembestiga ng mga pulis kay Miyuki, nagtaka sila dahil may mga taong namamatay na may kaugnayan sa babae. Napag-alaman din nila na ilan sa mga ito ay naging kasintahan pa umano ni Miyuki. Ang mga namatay na lalaki ay nasawi dahil sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. At inisa-isang basahin ng mga pulis ang listahan ng mga lalaking namatay at naiugnay kay Miyuki. Teorya nga ng mga pulis, ang lahat ng lalaking ito ay pinatay ni Miyuki dahil sa iba't ibang mga dahilan. Sa kabuuan, 6 na pagkamatay ng iba't ibang lalaki ang nauugnay kay Miyuki. Ang una nga ay si Akira Seyo, 42 years old na isang journalist at reporter na naging boyfriend ni Miyuki. May 13, 2004 ng umaga, dumaan ang tren sa isang train station. Pagkatapos, isang box ang natagpuan sa riles ng management ng tren. Agad na tumawag ng mga pulis ang management ng tren para imbestigahan ang nakitang box. Nang tingnan ng mga pulis ang box, may nakasulat sa ibabaw nito. At ang nakasulat ay ang mga katagang, "Masaya akong nakilala ka, Miyuki. At sa iyo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal." Laking gulat ng mga pulis na nang buksan nila ang box, isang wala nang buhay ng lalaki ang kanilang nakita. Ang lalaki sa loob ng box ay kinilalang si Akira at wala na itong buhay dahil sa nasagasaan nga ng tren. Ang pangalan ni Miyuki na nakasulat sa ibabaw ng box ay walang iba kundi ang naarestong si Miyuki. Subalit nang namatay si Akira, hindi nag-imbestiga ang mga pulis dahil inakala nila na ito ay kinitil ang kanyang sariling buhay. Sa imbestigasyon, napag-alaman na malaki ang utang ni Akira sa kanyang mga katrabaho at ang perang kanyang inutang ay ibinibigay niya lahat kay Miyuki. Ayon nga sa ilang mga netizens, naniniwala silang may pinainom si Miyuki kay Akira at nang wala ng malay ang lalaki, inilagay ni Miyuki ang labi ni Akira sa isang box at iniwan niya sa rilis ng tren. Ito ay ginawa nga ni Miyuki para magmukhang kinitil ni Akira ang sarili niyang buhay. Tingin nga ng publiko, pinatay ni Miyuki ang lalaki para pwede na siyang ulit mangakit at manghuthot ng pera mula sa kanyang mga bagong magiging biktima. Sumunod sa listahan ng mga namatay ay ang security guard na si Shinichi Furuta o tawaging nating Shin, 27 years old, na nakilala ni Miyuki ng taong 2001.
Ayon sa kaibigan ni Shin, nakita niya na galit si Miyuki habang humihingi ng pera kay Shin, at nang walang naibigay na pera si Shin, nagalit daw si Miyuki at hinampa si Shin ng kawali. Nang gabi din na iyon, hindi hinayaan ni Miyuki na umalis si Shin sa kanyang bahay. Pero nagawang makatakas ni Shin at nagtago siya sa bahay ng kanyang mamagulang. Pero kalaunan ay nahanap nga siya ni Miyuki. Pilit isinama ni Miyuki si Shin pabalik sa kanyang bahay at itinago doon ng ilang araw. At ng August 18, 2007, nasa isang beach ang pamilya ni Shin. Nagtaka ang kanyang pamilya na nagpaalam ito na lalangoy para kumuha ng mga kabibi. At ilang oras ang lumipas, nakita na lang si Shin na nalulunod. Itinakbo pa sa ospital si Shin subalit binawian din ang buhay. Ang pangatlong lalaki na nauugnay kay Miyuki ay kinilalang si Haitsu Sakai, 41 years old na isang pulis. February 2008 nang natagpuan na lamang ang pulis sa kanyang bahay na wala ng buhay. Napag-alaman sa investigasyon na regular na customer sa bar na pinagtatrabahuhan ni Miyuki ang pulis at nakita nga silang laging magkasama. Ang pang-apat naman na nauugnay na lalaki kay Miyuki ay si Kazumi Yabe, 47 years old na isang truck driver. April 11, 2009, natagpuan na lamang ang katawan ni Kazumi sa isang dagat. Sa autopsy report sa labi ni Kazumi, nakitaan ang kanyang katawan na may gamot pampatulog at may buhangin din sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa mga eksperto, imposible na may buhangin sa katawan kung pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay. Sumunod sa listahan ng mga lalaki ay si Hideki Maruyama, 47 years old na isang negosyante. October 7, 2009, nang natagpuan si Hideki sa isang ilog at wala na ring buhay. Maraming tinamong pinsala si Hideki at may gamot din pampatulog sa kanyang katawan nang siya ay namatay. Sa investigasyon, napag-alaman na tumira ng ilang buwan si Hideki sa bahay ni Miyuki. May utang din si Miyuki sa lalaki na ang halaga ay 41,000 pesos. Hindi kusang nagpunta sa ilog si Hideki dahil ayon sa mga eksperto, may naglagay sa kanyang labi sa ilog. At ang huling lalaki sa listahan ay si Kazumi Taguchi, 58 years old. Si Taguchi ay tumira sa apartment katabi ng bahay ni Miyuki. October 27, 2009, nang natagpuan na lamang si Taguchi na wala na ring buhay. Katakataka na bigla na lang nagkasakit si Taguchi at namatay. Lumabas sa investigasyon na regular na customer sa bar na pinagtatrabahuhan ni Miyuki si Taguchi. Nabigyan ni Taguchi si Miyuki ng 30,000 at may susi pa nga si Miyuki ng bahay ni Taguchi. At dahil walang sapat na ebidensya para kasuhan si Miyuki tungkol sa mga lalaking namatay, kinasuhan lamang siya ng fraud. Ikinulong si Miyuki habang gumugulong ang kanyang kaso. Sa bag na ginagamit ni Miyuki, nakuha ang napakaraming gamot tulad ng gamot na natagpuan sa labi ni Kazumi at Hideki. Sa kanyang bahay, natagpuan din ang parehong mga gamot. Ayon sa investigasyon, nakukuha ni Miyuki ang mga gamot na ito sa kanyang mga kapitbahay. Gabi-gabi, nagbabahay-bahay si Miyuki para manghingi ng gamot dahil kunwari ay naubusan siya ng gamot pang patulog at gusto na niyang matulog. Nalaman din ng mga pulis na baon sa utang ang anim na lalaki at naniniwala silang nasira ang buhay ng mga biktima dahil sa pagbibigay ng pera kay Miyuki. January 28, 2010, nang kinasuhan ng anim na murder si Miyuki, pero itinanggi niya ang lahat ng paratang sa kanya at sinabing wala siyang pinatay sinuman. Pero siya ay ikinulong pa rin habang naghihintay ng trial. Maraming nagulat nang pumutok ang balita tungkol sa pagkatao ni Miyuki at sa krimen na kanyang ginawa. Maraming news article at magazine ang naglabas ng kwento ng buhay ni Miyuki. Ang mga tao sa Japan ay hati ang opinyon sa istorya ni Miyuki. Ayon sa iba, hindi sila naniniwala na kayang mangakit at manloko ni Miyuki dahil sa itsura niya. Meron namang nagsasabi na pera ang dahilan kung bakit nagawa ni Miyuki na pumatay ng mga lalaki. Nang inanunsyo nga ang araw ng trial, 11,000 na mga tao ang nag-abang para makabili ng tiket sa trial. Sa Japan kasi noon,
pwede kang makabili ng tiket para mapanood ang trial ng kaso na parang sine. December 4, 2012, nagsimula ang trial. Nag-plead ng not guilty si Miyuki sa lahat ng mga kaso laban sa kanya. At dahil walang mga witness, ginamit na lamang ng prosecution ang mga circumstantial evidence laban kay Miyuki. Ang circumstantial evidence ay ebidensya na hindi direktang nagsasabi na si Yuki ang pumatay sa mga lalaki, pero ang mga ebidensyang ito ay naiuugnay sa suspect na si Miyuki. Sa huli, napatunayang guilty si Miyuki sa pagpatay kina Kazumi at Hideki. Nakita kasi sa labi ng dalawang biktima na ito ang residue ng pampatulog sa kanilang katawan. At ang pampatulog na ito ay nakita sa loob ng bahay at bag ni Miyuki. Patunay na nilaso niya ang dalawang mga lalaki kaya nasawi ang mga ito. Pero si Miyuki ay hindi napatunayang guilty para sa apat na iba pang mga lalaki na namatay umano nang dahil sa kanya. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay kinitil ang kanilang mga buhay dahil sa nabaon sila sa utang. Kaya naman hindi napatunayang guilty si Miyuki na pinatay niya ang mga ito at wala ring naging sapat na ebidensya. Pero sa huli, hinatulan ng bitay si Miyuki para sa pagpatay niya kina Kazumi at Hideki. Hinatulan siya ng bitay para sa kanyang mga nagawang krimen. Ilang beses na umapila si Miyuki sa hatol sa kanya, pero siya ay natalo. Hanggang sa pinagtibay nga ng Supreme Court ang hatol na bitay para kay Miyuki. Ikinulong siya sa Hiroshima Detention House. Si Miyuki ang panglabing-anim at pangalawang babae na hinatulan ng bitay sa Japan. Habang nakakulong, madalas magpa-interview si Miyuki sa mga writer o reporter para ikwento ang kanyang storya. January 14, 2023, matapos ang 11 years sa kulungan, namatay si Miyuki. Namatay siya dahil sa asphyxiation matapos mabulunan habang siya ay kumakain sa loob ng kulungan. 49 years old nga si Miyuki nang siya ay namatay. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na walang kasalanan si Miyuki sa pagkamatay ng apat na iba pang mga lalaki? Posible kaya na siya ang pumatay sa mga ito? At kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating kwento ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa Dagdag Kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!